puso, bukod sa pagkansela ng klase at pagbabawal sa mga mangisda na pumalaot, ipinagbabawal na rin ang pag-inom ng alak sa Dayca Marinas Norte bilang pag-iingat sa posibleng pananalasa ng Bagyong Glenda. Paano kasi marami ang nalulunod sa dagat dahil sa paggalasing? Balitang hatid ni Cara David. Dahil nakaharap sa Pacific Ocean ang mahigit 2 kilometrong coastline ng Dayca Marinas Norte, sanay na ang mga taga rito sa malalaking alon at malakas na hangin dulot ng bagyo. Bagamat sanay na ang mga taga-Dayca sa hangin at malalakas na alon, puspusan pa rin ang ginawang paghahanda ng lokal na pamahalaan. Kagabi pa lang nakahanda na ang rescue team nila, ang lubid, helmet, spineboard at iba pang rescue equipment. Ayon kay Municipal Disaster Risk Reduction Management Office Santi Melia, pinagbabawalan na ngayon ang paglalayag sa lahat ng mangisda. Suspendido na rin ang klase sa lahat ng antas ng paaralan at inabisuhan na rin ang mga nakatira sa low-lying areas, lalo na sa mga nasa tabi ng ilog, na maging alerto dahil i-evacuate sila kapag nagbigay na ng hudyat ang PDRRMC. Wala pang preemptive evacuation sa ngayon pero nakahanda naman ang lahat. Ang Barangay San Isidro, flood-prone at ilang beses na rin nakaranas ng storm surge. Nasa gilid kasi ito ng ilog ng Dait. Tuwing nagkakaroon ng bagyo at nagdudulot ng storm surge, lumalaki ang ilog at kinakain ang lupa sa paligid nito. Ilang beses na raw na may tinangay na bahay ang ilog na ito, kaya ngayon abandonado na ang ilan sa mga bahay dito. Yung ano foundation ng bahay, oh, kinain na yung lupa dun sa ilalim. At kapag nagkaroon ng storm surge? Ah, delikado yan. Delikado na yan? Mm-mm. Siguro isang snap lang. Ano na yan? Dala yan. Dadali na yan sa dagat. Maraming bahay po dito dati na dinala. Ang nakikita niyo po dito ay ang ilog ng Dait. Kung titingnan niyo po, kalmado pa siya, tahimik na tahimik. Pero kudiktado po ito doon sa dagat na nakaharap sa Dagat Pasipiko. Ang kinatatakutan ng mga taga-Dait, kapag nagkaroon ng storm surge, papasok dito yung dagat at ang mangyayari, hihigupin at dadalhin, kakainin niya yung lupa, tatabunan yung mga bahay at posibleng tangayin, pati yung mga bahay dito. Ito ang dahilan kung bakit yung lokal na pamahalaan at ang DPWH ay nagpagawa nitong dike na ito para nga mapigilan yung storm surge na ito, yung pagpasok ng tubig dito, para mapigilan din natangayin yung mga bahay na nakatayo sa gilid ng ilog. Marami ring coastal barangay sa Dait at maging sila pinaghahanda na rin sa storm surge. Base sa pag-aaral, tolerable naman daw ang storm surge sa tabi ng dagat. May 15 hektarya kasi ng coral reef sa parting ito ng Pacific Coast. At ayon sa mga scientifico, kapag mayaman ang bahura, nagsisilbi itong barrier na nagpapahina sa puwersa ng storm surge. Kilalang surfing capital ang Dait pero sa araw na ito, bawal ang surfing. Gayunpaman, may ilan pa ring nangangahas na maglaro sa mga alon. Di naman siya nakakatakot, basta yung titingnan mo lang yung clouds kung gaano kaitim at maulan. Pag maulan, siyempre hindi ka lalaro, kailangan may araw, may liwanag. Eh yung ganyang alon ngayon, hindi pa yan malakas? Hindi pa po. Maliit pa yan? Maliit pa po. Oo, ano yung ina-expect ninyo na alon? Mga 7 feet to 10 feet po. Ayon sa mga taga rito, kapag lumagpas na ang bagyo sa Camarines Norte, asahan na raw ang dagsa ng mga turista galing Maynila. Tumatagal kasi ng 3 araw ang ocean swell na hinahanap-hanap ng mga surfer. Bukod dito, may liquor ban na rin ipinatutupad sa Dait. Marami kasi sa mga biktima ng bagyo dito nalulunod dahil sa sobrang kalasingan. Cara David, GMA News.